Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Welcome sa channel ni Miss Pangit. Kung bago ka pa lang sa YouTube ko, kayo ay welcome. And please na... Okay, wag na yan. So ngayon guys, di ba nag-post ako ng what if sa aking Facebook at saka sa aking... anong tawag dito? YouTube community. So ngayon, habang Siyempre, magkakain tayo ng lunch. May tawag dito, may manok na sa oven at saka may adobo. Adobong maanghang, of course. So, yun nga, habang kumakain ako, so magbabasa ako ng mga what if nyo para naman ma-what if tayo. Yun nga, may adobo tayo. Adobong wings, chicken wings. So, ayun. And sarap. Sarap siya. So, bago tayo magbasa, baka last vlog ko na sa room na to ngayon. Sabi naman ni Risa Mural Murillo, what if mahal ka pero may di mo siya feel? What if mahal ka pero may di mo siya feel? May hindi mo siya feel, gano'n, hindi mo na feel. Ma-feel mo naman yan eh kung sincere yung tao sa'yo. At ma-feel mo naman yan kung talagang mahal ka niya, di ba? So next, Tita Helen Mora, what if mahal mo, pero may humahad lang sa kanila? Eh, di paglaban nyo. Diba? Hindi naman sila makikisama eh. Hindi naman sila yung makikisama sa isang bubong. Kung mahal nyo yung satisay, paglaban nyo. Okay, subo tayo. Go. Next time. Galing kay Itzy Regine. Ito, ano ko to, kaibigan ko. What if last day mo pala sa mundong ito? Pag alam kung malalaman lang natin na last day na natin sa mundong ito, syempre, isusulit ko yung mga araw na natitira. Magiging happy ako. Itawa ko, basta ibuhos ko lahat nung natitirang oras ko sa family ko, sa taong mahal ko, kahit sino. Basta masaya lang dapat. Walang isang tabi yung mga problema. Kasi diba, patapos na ng buhay mo, magproblema ka pa. So, yun. Sabi naman ni Reza May Murada, what if kung mahal mo pero may mahal siyang iba? Oh. Sakit, bes. Hiwalayan mo na. Hindi naman maghahanap ng hindi niya mahal yung isa. Hindi yan maghahanap kung kontento yan sa'yo. Hindi yan maghahanap kung kontento yan pagmamahal mo. Tsaka hindi yan maghahanap kung mahal ka talaga niya. Kaya siya naghahanap kasi hindi ka mahal. Kaya, iwan mo na. Ayan mo na siya kung saan siya masaya. Diba? Ganda na mga tanong niyo. Yun yung wala ako. Pero... what if kung kailan mahal ka na niya, saka ka sumuko? Huh? What if kung kailan mahal mo na siya, tapos saka siya sumuko? Oh. Hayaan mo. Sumuko na eh. Ayun, tatagal mo din kasi siyang mahalin. Baka kasi pinaghintay mo ng matagal. Kung kailan siya ayaw na niya, saka mo pa na-realize na mahal mo pa na pala siya. Diba? Dapat, kung gusto mo man or hindi, huwag mong patagalin kasi pag nawala yan, syempre, hindi naman yung feelings ng tao, hindi naman for life. Nag-change talaga yan, lalo pag binabaliwala. Diba? Kung exile. Sabi naman ni, sabi pa rin ni Ino, yung friend ko din na si Rai. Sabi naman ni Susana Hipol, ni Tita, what if kung akala mo ikaw na di pa pala? Walang sagot sa tanong. What if kung ano, ay di, ganun talaga, minsan nag-expect tayo na, ay baka siya na yung forever ko, kasi pinaparamdam niyang mahal niya, mahal tayo, at pinaparamdam niya kung gano'n tayo kamahal, di ba? So, hindi natin alam na, hindi pala siya para sa atin, parang dumaan lang sa buhay natin. So, accept, tanggapin mo kung ano yung, nakalaan sa'yo, kung ano yung hindi para sa'yo. Kasi, pag may nawala, may dumarating na mas better. Sabi naman ni Mitch, admin Mitch, ni Ate Mitch,
What if asang-asa ka na sa maging sila, pero di pala? Isa lang, huwag tayong umasa. Huwag tayong mag-expect ng maging sila. At least ni-try mong mag-expect na sila, ay sila. Diba? Tapos, ay hindi pala. Masakit naman ganun na, ano, na umaasa ka na sila, akala mo sila, pero yun pala hindi. Diba? So, pero, kung mahal mo isang tao, magiging happy ka kung saan sila maging masaya. So, next tayo. Rylin, salamat. What if mahal mo pa pala siya, pero hindi na pwede maging kayo ulit? Let her go. Diba? Kung hindi na kayo para sa isa, hindi, hayaan mo. Baka hindi kayo tinadhana. Pinagtagpo lang talaga kayo. Pinagtagpo pero hindi kayo tinadhana. Asher07 is stuck you. What if maulit? Maulit-ulit. Kung maulit-ulit, hindi wow. Kung maulit, di, talagang kayo para sa set isa. Talagang tinadhana siya para sa'yo. Diba? So, move tayo sa iba. Ito, kung taong mahal ako pero hindi siya mahal at wala akong gusto sa lalaki. What if kung yung taong mahal ako, yun yata ibig sabihin yan eh. What if kung ang taong mahal ako pero hindi siya mahal at wala akong gusto sa lalaki? Eh di prangkahin mo girl. prangkahin mo na wala akong gusto. Yeah, kasi parang hindi rin siya umasa, di ba? Kung wala kang gusto sa isang lalaki, syempre, wag mong paasahin. Kasi, the more na hindi mo siya kakausapin o hindi mo siya paprangkahin, syempre, aasa yun. Diba? Kahit naman sino, kahit naman tayo mga babae, papakitaan tayo ng galaw ng mga lalaki tapos hindi pala tayo gusto. Diba? Na-friendzone lang tayo. Sabi pala ni Diana Rose Vicente. Ayan. Sabi ni, ito si nanay, Nanita Avila. What if hindi ako nag-abroad? Ano kaya ang buhay ko sa Pinas? And what if yung kinita ko sa 31 years ay hindi tinulong sa mga pamilya ko sa Pinas? Mayaman na kaya ako? Ayun. Nabulon na ako dito eh. Kung hindi ka siguro nag-abroad, siyempre na siguro naging ano ka, yung kung anong meron ka ngayon na siyempre as a mother, as a mama, as a wife, 'di ba? Siguro nag-alaga ka ngayon sa mga anak mo or apo mo. Kasi 'yun naman yung role ng mga magulang eh. Pag nagkakaanak yung mga ano natin, yung mga anak natin, nagkakaapo tayo. Tayo yung nag-aalaga ng mga apo natin, 'di ba? At kung hindi ka tumulong, siguro kasi kahit hindi ka naman siguro tumulong, kung talagang yayaman ka, yayaman ka. 'Di ba? Kasi the more natutulong ka, the more na yung blessing darating sa iyo. At pasalamat na lang tayo kasi nakatulong tayo sa mga ibang tao. At syempre, kahit ano man tulong natin, dapat isipin din natin yung sarili natin, di ba? Sister. Sister, mayaman ka na naman, nanay. I'm sure, mayaman ka na. Sabi naman ni Abby Carcedo, Mayong Adlaw Miss P, what if tagaan kag superpower na maka-video chat si DJ Lonyo og Ivana? Unsa man imong tulo ka mga panguntana kada isa nila? Siguro kung mag-video call ko sila, tatanungin ko talaga diretsahan. Kahit na makakita ko sa mga live-live nila, sasabihin ko kay Lonyo, si Lonyo na, totoo ba kung kayo ni Faye? Isa na yon. Pangalawa, bakit ka nag-give up kay Ivana? Pangatlo, anong nangyari sa inyo ni Ivana nung time na umuwi ka? Kasi yun naman yung issue eh. Ang kay Ivana naman, sino yung bago mo? Sino yung nagpapakilig sa iyo ngayon? At pangalawa, excuse. Pangalawa, bakit binigyan mo ba ng chance si DJ Lonyo na mas patunayan niya yung nararamdaman niyo o pagmamahal niya sa iyo? Or pangatlo, totoo bang hindi ka niligawan ni DJ Lonyo? Yun yung sabi ano, naman dito ni Nady Dreo, what if tumahimik na lang kayo dahil wala ng lubana? At tinapos na nila, tama na. Oo nga. Bakit? Alam niyo guys,
Hayaan nyo yung mga fans na nagmamahal sa iniidolo nila kahit nasasaktan sila. Kasi, pinaglalaban nila yun eh. Wala tayong magagawa kung may mga fans na nag-stay. Nakaka-proud nga yun eh, kasi kahit anong pinagdadaanan nila, nandun pa rin yung hindi nila binitawan yung mga iniidolo nila. So, yun. Isabel, sabi naman ni Beltran, what if sana natuloy ang coffee date ng Luvana? Kung natuloy yung, ay, mas masaya. Alam ko maraming yung sasaya. Kasi, di ba, tuloy yung coffee date. Oh, marami talaga yung sasaya nun. Siyempre, sasabog yung Twitter nun. Sabi naman dito, what if mag-collab sila Ivana at Digilo nyo? Ano po ang magiging first reaction nyo? What if makita nyo ang Luvana na in person? Ano po yung gusto nyo sabihin sa kanila? So, yun nga, nasabi ko na kanina. Yung tanong dun kanina. So, yung ano na lang, yung follow-up ko na ang magiging reaction ko. Siyempre, magiging masaya ako. Tatalon ako. Ay, Digilo nyo, Ivana. Siyempre, gano'n. Pero, guys, sabi ko lang yun. Pero sa personal, mahihain din ako. Kasi, umano na ako sa mga artista eh. Diba? Hindi talaga ako yung talon ng talon, guys. Hindi nga ako nagkipag-anuhan eh. Nasa gilid lang talaga ako. Gano'n. So, parang hindi ko ibubuhis yung buhay ko para lang sa artista. Alam niya yun. Kasi, yung mga ibang Pilipino kasi halos magkasugatan na, magkatulakan, maano lang nila yung mga ideya nila. Ako hindi. Kasi, di ba, ingatan nyo rin yung sarili nyo. Kasi artista lang yan, di ba? Pare-pareho lang tayo. Sikat lang nga sila sa TV. Pero kung totoosin, pare-pareho tayong tao. Di ba? Yan sila. Hindi rin yan naliligo ng araw-araw. Hindi rin yan sila nag... May, ganun din tayo minsan. Pare-pareho lang. Kaya lang sila sikat. Siyempre, marami yung... sikat sila sa social media. Talagang may mga nag-iidolo sa kanya. Ayun. So, shoutout din daw. Shoutout kay Marisa Balingasa. Ayan, shoutout. Kay Araisa Mi. Ayan. Naman dito ni Lovejoy. Mahaba tong message niya. Pero dito na lang tayo sa question niya na... What if they have that coffee date? I wonder if they will be... in this situation still. English man niya. Ay. Hindi na siguro. Kasi iba na eh. Iba na yung sitwasyon nila. Sabi na ni Lolita Bear sa amin, Miss P, what if kung ang pinoprotektahan ni Rems ay si Ivana pa rin? Yun yung last question natin. So kung ganun pa rin yung pinoprotektahan niya, kasi sinabi naman niya may pinoprotektahan siya mga tao. Ayun, siguro, sana si Ivana dun, na ayaw niyong kasi tahimik yung buhay ni Ivana. Diba? So, okay yun, may pinaprotektahan siyang tao, kahit siya na magiging masama. Yun yung pinakamahirap. Kailangan mong isakripisyo yung buhay mo para sa ibang tao. Diba? So, yun guys, yung mga what if nyo. Ang sa mga hindi ko nabasa, pasensya na kasi next time ulit. Ayun, gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng mga nag-comment ng last video ko. At thank you so much, guys. Nabasa ko lahat yun. Na-appreciate ko lahat ng mga comments nyo. At shoutout sa lahat ng mga laging talagang laging solid dito sa channel ko. So, thank you so much. Nakikita ko lahat ng mga comment nyo, promise. Hindi ko nagalit sa manok. Tapi. Magkamukha na kami, oh. So, yun guys, sana nag-enjoy kayo. Sana na sagot ko yung mga tanong nyo. At sana satisfied kayo sa mga tanong ko. Hindi man ako perfecto magsabi, pero yun yung nalabas sa bibig ko. Yeah, guys,